So, what is up sa inyo mga katuli? So, welcome back again on my YouTube channel. So, matagal-tagal ako hindi nakapag-upload dito. So, gusto ko lang kayong i-update muna dito sa pininturahan kong crankcase. Ayan. Kung makikita nyo, still good condition pa din. Hindi naman nalulusaw yung ano niya, yung kulay. Kaya all goods pa din. So, yun lang. Yun kasi yung last vlog ko dito sa ano eh, sa YouTube. So for today's video mga katulis, ang gagawin natin ngayon, kung makikita nyo tong panel ko, so ito mga katulis, kung makikita nyo tong panel ko is nagkakaroon na siya ng crack. Ayan, parang basag, pero hindi basag yan, oh. Yan. So magpapalit tayo ngayon ng panel cover. Ito. Ang dahilan niyan, ang cause niyan kaya nagkakaroon ng crack kapag ka nabababad siya sa araw or nabababad nyo ng matagal sa araw yung motor nyo, hindi nyo napapansin. Sa katagalan, nagaganyan siya. So ngayon, papalitan natin to. At bumili ako sa Shopee, mga katulis. Yung nabili ko na panel for only 400 plus lang ata to. Basta ilalagay ko na lang sa description yung mga nabibili ko no, sa Shopee. So kagaya nito, smoke. Ayan, smoke ang kulay na napili ko. So kasama na yung dalawang button, ayan. Pero ito, hindi natin to gagamitin mga katulis. Kasi kung mapapansin nyo, walang nakasulat na set at saka select. Dapat may nakasulat dyan. So ito, hindi natin gagamitin. Ang gagamitin natin is itong dati. Ayan o. May select at saka set siya. So ito pa din gagamitin natin. So ito, ito yung kanyang box. Speedometer lens, click version 2, color smoke. 400 plus lang to mga katulis kasi yung original parang nasa 900 to 800 siya naglalaro. Tapos bumili na rin ako mga katulis ng color panel sa gauge natin. Ayan. So kakabitan natin nito. Dalawa yan. Kaya dalawa yung nandito kasi pagpapatungin natin yan para mas lumabas yung kulay nung mangyayari mamaya. Ayan. So ito, nabili ko to for 2 pieces, 70 pesos sa Shopee. Magbabaklas na din naman tayo, bumili na rin ako dito ng holder mirror na stock na genuine. Kasi yung nakakabit sa akin, hindi na stock yun. So masyado siyang mababa. Kaya naisip ko na isabay na sa vlog na to kasi para isang baklasa na lang. So yan, ikakabit din natin to. Ayan o, yung sa side mirror. Ayan, kakabit natin yan. Siyempre, mga kakailanganin natin mga katulis, unang-una Phillips screw, tapos socket wrench pambaklas 8mm na millimeter para dito sa ating side mirror holder, at lastly itong ating beta gray na gasket. Ayan, gasket maker siya para hindi mag-moist yung panel natin mamaya kasi babaklasin na natin siya. Tsaka pala mga katulis, itong maliit na Allen wrench. Ayan. Ang purpose nito, kaya meron tayo nito, is pangtanggal doon sa ating digital panel para maikabit natin itong sticker na color. So medyo maselan yung part na yon kasi LCD na yon. So hindi dapat yon mababasag. So mainam na, kung hindi nyo kakayanin, pumunta na lang kayo sa mas eksperto para magpakabit. Alright, let's go. So syempre mga katulis, kailangan tanggalin nyo muna itong dibdib ng mukha ng click nyo para ma-access nyo yung isang nut dito. Dito. So yun mga katulis, ito nga pala yung ating tawag dito, busina. Which is yung G-Star Horn na version 1 by Secret Shop. So, shoutout kay Boss Alex. So, kung gusto nyong mag-avail neto, yan, paparinig ko sa inyo. Yan. Ayan. Tutulog kasi si Lole. So, sa mga gusto mag-avail netong G-Star Horn na version 1, visit nyo na lang dyan sa description box. Ilalagay ko na lang yung link para dumaretso na kayo sa shop ni Boss Alex at hindi na kayo mahirapang pumunta sa shop niya kung malayo man kayo. So meron silang Shopee. So ayan, ilalagay ko na lang yung link at order na kayo dyan mga katulis. Sobrang laking tulong yan sa pagdadrive ninyo for safety purposes din.
So, ito na siya mga katulis. So mga katulis, after nyo mabaklas yung pinaka-head na ito, gagamitan nyo siya ng Phillips screw. So sa Phillips screw, ito ang tatanggalin ninyo. Isa, dalawa, dito sa gilid, tatlo, ayan, tatlo, kabila din, apat, sa ilalim, lima, at ito, anim. So, anim lahat ng tatanggalin yung nuts dito. So, ito ay step by step para hindi kayo mahirapan or malito sa pag-DIY ninyo. So, yun. Tanggalin ko lang mga katulis. So yun mga katulis, natanggal na natin yung mukha ni Click. So, open area na. After natin matanggal yung pinakamukha, ang purpose kasi natin, ito. Ito yung pinakatatanggalin natin, di ba? So, gagamit ulit tayo ng Phillips screw. Tatanggalin naman natin to. Isa, dalawa. So dito, pagka natanggal nyo na yung dalawang to mga katulis, meron pa siya sa pinakailalim. So kailangan nyo siyang sikwatin at kailangan pag ginawa nyo to maaraw para makita nyo yung tornilyo. Ayan. Hindi kita sa video eh, pero kapag kayo na mismo yung gumawa na ito mga katulis, makikita nyo merong nut. Kailangan nyo tanggalin yun para matanggal nyo talaga siya ng gusto. Alright, tanggalin ko lang. So ito siya mga katulis, ayan. Ito na yung last na tornilyo na natanggalin natin para makuha natin to. Yan. Labas na ang kaloob-looban ni Clicky. So ito, dito yan nakakonek. Yan dito. So bali itong goma na to, push nyo lang siyang ganon. Tulak nyo lang siya palabas. Tapos i-click nyo to. Ito, kiklik nyo lang yan. Ayan. Pagka-click nyo, hugutin nyo. So, mahuhugot na siya dito. Kasi ito naman, tinanggal ko lang siya dito sa may cover niya. Ito, ito yung cover niya. Magkadikit lang yan. Tapos ito yung last. Same purpose dito. Tanggalin ko lang. Let's go. Simulan na ang ating project. So mga katulis, ikabit din pala muna natin tong thread na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung original na genuine na thread. Ito yung peke. Magkaiba ng size yan. So ngayon tatanggalin ko to gamit tong 8mm na socket. So makikita nyo yung mga bakal-bakal o. Ito yung pinakaiba niya mga katulis. Kaya ako nasabing peke ito kasi iba yung sukat na ito. Ayan. Ito yung genuine. Ayan. Makikita ninyo yung sukat niya magkaiba. Tapos makikita ninyo dito sa gitna meron siyang datla. Ayan, may datla siya. Ito wala. Kaya ito chupi po na to. Tapo na yan. Ito na yung kakabit natin. Kaya siya may datla dyan sa gitna kasi meron din butas dito sa batalya. Yan. Yan talaga yung tama. So yan mga katulis, nakabit na natin. Alright. Ito. Wala na to. Tapo na talaga to. So ngayon mga katulis, dito sa part na to, ang tatanggalin muna nating tornilyo is ito. Sa dalawa. So ito mga katulis, reminders lang, hindi naman ako expert sa paggagawa ng ganito, pero siyempre, gusto ko din i-share sa inyo yung mga idea na nalalaman ko. So, kung meron kayong mga nakikitang mali or hindi tama sa mga sinasabi or ginagawa ko, pwede nyo naman ako i-correct dyan sa comment section. Mahilig naman ako mag-comment sa mga comment ninyo.
re-reply ako naman kayo dyan. Diba? So, ganun lang tayo. Tulungan lang tayo dito. Sa mga knowledge na nalalaman natin. Ito pa pala mga katulis, yung isang tornilyo. Bunutin din natin. Ayan. So, tatanggal na yung pinaka panel natin. Alright. So, the next thing we need to do mga katulis, ganun ulit, magtatanggal ulit tayo ng tornilyo. Dito sa panel na makikita ninyo, yan, merong anim na tornilyo yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tatanggalin nyo din yan. At tatanggalin nyo din itong nasa ilalim. So, ibibilangin din natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Total of 10 na nuts yung tatanggalin natin dito sa loob na ito. Para mapalitan natin mismo itong cover. So, tanggalin ko lang ha. Ha? So, hindi ko na... Ita-timelapse ko na lang mga katulis kasi masyadong matagal to kung isa-isayin pa natin yung tornilyo. Alright, let's go! So yun mga katulis, na tanggal ko na yung tornilyo dito sa harapan at saka sa likuran. May mga chances kayo mga katulis na ma-encounter na pagka ginanin nyo ay matigas. So huwag nyo masyadong pipiitin yun kasi baka may ma-damage pa kayo. So ang gawin nyo, ganun lang oh. Dandaan lang. So yung akin, natanggal ko na. Ayan ha. Huwag nyo kakalimutan to mga katulis ha. Ito. Ang select sa kaliwa. Ang set sa kanan. Ito, itatabi nyo lagi ito. Mamaya lalagyan din natin ng sealant yan. Ito, kunin nyo to. Ayan. So ito yung pinakapapalitan natin. Alright. So, ito na siya mga katulis. Ayan o. Oh. Punta na natin ng smoke. So mga katulis, punta na tayo dito sa pinakamaselang part ng ating video. So ito, makikita ninyo, natanggal na. So ito, pinaka-ingat-ingatan nyo to mga katulis na mabasa or mahamugan. Kasi usually dito nyo makikita, ito yung nagiging reason kung bakit nagbablanko yung panel ninyo kapag ka umuulan. Kung makikita nyo to, dito sa may part na to, kapag ka may nasunog dyan, automatic yan, blanco na agad yung panel ninyo. Or kapag ka, ang reason naman ay nagmo-moist, wala siyang sealant. So, kaya tayo bumili ng sealant. Itong beta gray, ito yung magsisilbing sealant natin para hindi pasukan ng tubig yung, or cover para hindi mapasukan ng tubig yung ating panel. Na, so ito siya. Kapag ka nilagay nyo to at natuyo siya, para siyang nagiging goma. So hindi siya pandikit. So para siyang nagiging goma lang. So ganun yung purpose niya. Ayan, beta gray. Bili kayo nito kapag ka gagawa kayo nito. Mura lang to mga katulis. Wala pang ano to. Parang 100 pesos ko lang ata nabili to. Okay, dito sa part na to, makikita nyo dito sa pinaka LCD niya, meron siyang dalawang kanto. Tigdalawang lock. Lock kasi to ito. Sa, ayan, sa to, dalawa, tatlo, apat. Ang gugawin nyo, ipupush nyo lang siya pa ganun. Tapos, sisikwatin nyo siya mga katulis. Kasi, kahit natanggalin natin yung lock na yan, kailangan natin tanggalin tong mga electronics na yan, no? To. Kailangan mapaangat natin yan. Kaya gagamit tayo ng Allen wrench para pang sikwat. Kailangan dito mga katulis, dahan-dahan lang kasi sobrang nakakatakot. So, hindi muna ako magsasalita. Focus muna ako dito. So sa mga gagawa nito mga katulis, nakikita nyo tong part na to, tong kantong to, sa ilalim yan, doon nyo sisikwatin, huwag dito. Kasi kapag dito nyo siya sinikwat, may chance na mabasag. Dapat dito, sa kanan. Ayan. Ito naman kabila. Makikita nyo, medyo umangat na eh. So, sobrang nakakakaba. Dahan-dahan lang dapat talaga. Tsaka, huwag niyong mamadaliin. Huwag niyong pupwersahin, especially. Yun. Tanggal natin.
Yun na siya mga katulis, tanggal ko na. Ayan, walang damage yan ha. So mga katulis, tinignan ko siya. So ang sticker, iba ang style niya, nakaganyan siya. Ayan, nakaganyan. So kapag ilalagay niyo itong sticker, hindi dyan sa ibabaw. Dito niyo siya sa ilalim ilalagay. Tapos, ang style niyan is pa ganito. Ang itsura niyan pa ganyan. Ayan, ganyan. Baliktad. So, kailangan pantay na pantay yung pagkakadikit nyo dito mga katulis. Kasi kung hindi, hindi siya tatama pag umilaw. So, dapat pantay na pantay. Ayan, tandaan nyo ah. Ganyan ang placing ng paglagay ng sticker. Ayan. Baliwala siya sa harap. Para pag umilaw, iba na yung kulay, diba? Ganyan ang placing. Ayan. May kita nyo, para siyang color silver. So doon nyo ipapartner itong color panel. So yan. Tapos patungan pa natin ng isa. Nailagay na natin yung ating color panel. Ayan. So ibabalik ko lang to mga katulis, tapos subukan na lang natin kung bago natin siya ibalik ng buo, subukan muna natin kung tama yung placing natin. So kapag kamali, palitan natin yung ilaw ay yung sticker, di ba? Pero ito dalawang sticker na to mga katulis para mas litaw yung kulay niya. Ano? So kabit ko lang. Install na natin mga katulis. So itong mga parang sinulid na yan, kailangan tama yung placing nyo yan. Kailangan pumasok lahat. So ayun mga katulis, nakabit ko na siya. Yan. So sasaksak natin dito, tapos tignan natin kung tama yung kulay niya. Alright, wait lang. Wow, ganda. Yan na siya mga katulis, oh. Grabe. Sobrang satisfied ako mga katulis. So kung makikita ninyo, saktong-sakto yung pagkakakabit ko. Ayan o. Oh. Aha. Thai look, buddy. Ayan. So, one try lang. So, hindi na natin magagamit yung dalawang... hindi na natin magagamit yung dalawang sticker doon. Ayan. Dalawang pinili ko, mga katulis. Pakita ko na lang sa inyo ito mamayang gabi mga katulis kapag ka, para mas kitang kita, ano? Yan, mas okay ito kapag kagabi. So, bago ang lahat, lalagyan muna natin ito ng sealant. Okay? So mga katulis, itong kanyang indicator. Yan, kakapit din natin ito. Huwag nyo kakalimutan mga katulis, ibalik tong button na to ha. Ito, yung maliit na to. Babalik nyo yan. Kasi parang ayan yung magiging ano eh. Ayang dalawang yan yung magiging pindutan nyo. Kapag ka gusto nyo mag-select at saka mag-set. Ayan. Hindi nyo mapipindot yan kapag ka wala yan. Step mga katulis, lalagyan na natin ng gasket maker tong panel natin. Papalibutan natin dito. Kasi dito nang gagaling yung moist ng ating panel. So dito siya lumulusot. So kaya kailangan ito yung lalagyan natin.
Okay, lagyan muna natin mga katulis. Tandaan ang select sa kaliwa. Baka magkabaliktad kayo ha. Ang set sa kanan. Okay. So mga katulis, napatuyo na natin itong dalawa. Ang gagawin naman natin, lalagyan naman natin ng gasket to. Itong buong to. Ayan. So lagyan muna natin. Tapos lalagyan din natin to, yung ibabaw ng set at select. Yan, gasket maker lang. So, okay na. Balik na natin to. Kapit na natin mga katulis. So, yan mga katulis. Okay na. Final ano na to. So, ikakabit na lang natin ulit siya para matapos na yung ating video. So, ganun lang magpalit ng color panel at saka maglagay ng sealant dito sa panel cover nyo. Importante, tandaan nyo ha. Huwag nyo kakalimutan tong gasket maker na to. So, ang presyo nito is 105 pesos sa Shopee. So, huwag na kayo manghinayang bumili nito kaysa naman mas mapalaki pa yung gastos ninyo kapag ka nabasa yung panel ninyo, di ba? Yan na sila mga katulis ha. Yan. Diba? So mamayang gabi mga katulis, papakita ko din sa inyo yung resulta kapag mas gabi siya. So mas maganda siya kapag gabi. Yan. So dito naman sa kanyang wiring, ay ito lang yung isasaksak ninyo. Ito ka kasi parang nakakabit lang siya dito para hindi siya magalaw. Tsaka yung isa, ito. Yan. So madali lang siya tanggalin, isa lang yung huhugutin ninyo mga katulis. So kabit ko lang, time lapse muna natin to.